Pa-check lang ako ng vital signs ni baby. Doon siguro sa room? Opo. Saan room ba? Yung heartbeat lang ni baby kasi concern ako, madam. Medyo malayo kasi yung nilakbay namin. Available rooms dito, Yachi. Kailangan niyang humiga, Yachi. Siya ba? Apo, madam. Ako po. Oh, no! Medyo mababa yung vital signs ko, ah. Pwede pa check si baby, madam? Well, ang baba ng vital signs ko, below normal. Naku, paano yan? Hindi ako doktor. Wala akong alam dyan. May bed ka ba dito, madam? Doktor din ako, pero maybe I have to rest for a while. Yachi, pwede pa assist, Yachi. Michi! Chi, below normal yung vital signs ko. I have to rest. Baka mapano si baby. Meron kami dito, Doc Jane, na private bed. Sige, punta tayo dun. I have to rest for a while. Yachi, samahan mo kami. Nag-worry ako kay RJ. Michi, baka na-stress siya kasi ang malayo nilakbay namin eh. Baka nakainom siya ng water. Chi. Doc Jane, ikaw lang talaga yung makakainom ng water. Oo nga pala. Pero I double checked it. Kapainin mo naman dyan, kapag-check mo yung heartbeat lang. Kung may heartbeat pa si RJ, hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag wala. Ay, tumataas yung vital signs ko. Normal na siya compare kanina. Siguro yung inaatake na naman ako ng ko. Ilaman naman, di ba maselan yung pagbubuntis ko? Baka kailangan ko talaga muna magpahinga. Siguro, iwan nyo na lang muna ako dito. Then, magre-rest lang ako for a while. Then, balikan nyo na lang ako. Ay, wala pala akong cellphone. Paano ko kayo kukontakin? Siguro, iiwan muna namin si Doc Yachi sa inyo. Wag na kasi, baka meron pa siyang distress na iba. Right. Doc Yachi, babayaran kita kahit magkano. Samahan mo lang ko si Doc J. Aww, thank you, Phil. Lap na lap ka namin, Doc J. Okay ba yun, Yachi? Tama. Tama, Yachi. Hindi okay, ano, Chi, pagbalik nyo dito, check mo na lang ulit yung vital signs ko. May naririnig akong maingay. Wait lang. Hello? Bawal po maingay sa HP. Mga kapatid, kailangan ko pahinga ni Doc J. Kailangan, siguro, Michiko, iwan ka na lang namin dyan. Pwede naman. Hindi, sige, you can go with them, Michi. Gusto ko muna siguro mag-nap. Mas maganda maiwan kasi madaming pagkain. Ganun ba? Yummy. Wait lang, may sasabihin ako. Kanina pagising ko, una ko nakita, panty ni Trish. Doc J, si Trish to. Stop na! Ay, sorry. Ano? Then paglingon ko, mayroong yellow, iba-ibang color. Anyways, mag-rest na lang siguro muna ako. So, Chi, paano ko tatawagin? Pag, hiramin mo na lang phone ko. Sino ako, Michiko? Iwanan niyo na radyo. Bigyan niya, fish. Paano gamitin? Ay, nasan? Paano gamitin ba yung radyo niyo? May food pa naman. Ano yung isipin ko? Shift H. Ay, yun. Tapos, anong idadial ko? I-try to turn on. Ay, tumayo talaga ako. Wala, nag-exorcist! Hello? What happened? Wait lang. My G. What happened? Kaya mo yun. Doc J, iwan ka muna namin. Sige, iwan niyo muna ako. Isama niyo na lang si Yachi. Magnanap talaga na lang ako kasi medyo yung vital signs ko is below normal. Sige, Doc J. Okay, Yachi. Thank you, guys. Thank you, Yachi. Doc J, get well soon. Jay, madaming pagkain sa gilid. Pagkain talaga yung inuuna ni Bonana. Yung view ni Feli, panty ni Doc J.
Anong color? Kita talaga, Doc J. Okay lang yan, Doc J. Dito ako sa gilid. Okay lang, black and white. Hindi ulo ni RJ nakikita mo. Okay. Rest mo na ako. Sorry nung last time, nag-alala ka, alam ko. Pero iba kasi talaga eh. Alam mo yung sakit. Yung selos. Siyempre, alam natin, loyal si Garden. Suddenly, ang daming lumalabas na photos. And, hindi ko alam kung kanina ako maniniwala, diba? Yung nausap na ba siya? Nakausap ko naman si Guard last time. Pero kasi, alam mo yung kinainisan ko sa kanya. Instead na nasabihin niya, i-admit niya na siya yun. Parang ginagawa pa nila akong tanga. Na okay. Sinasabi nila, si seryoso daw, even obvious naman na siya. Pwede natin baklatin ang attendance si seryoso nun. I think hindi siya nagis. And tsaka wala namang ganung damit si seryoso. And yung picture na lumabas, Chi, may bigote, may balbas. And sabi ni Ice nga, na totoo yung picture kasi nagkausap talaga silang dalawa. Ang plano mo? Eh, wala akong magagawa. Kasi siya yung tatay ng anak namin eh. Pero gusto ko sana tanggapin niya, i-admit niya na siya talaga yun. Yung, huwag na nila pabilugin yung utak ko. Diba? Ginagawa kasi nila akong tanga eh. And yun yung nainis pa ako na sobra. Yung alam ko sa sarili kong siya yun. Pero gusto niya maniwala ako sa mga pambobola nila na ibang tao yun. Gets mo? Nakausap mo ba si Pel? Pelly about? Wala lang. Ano bang plano mo? Magstay ka ba dito? What? Siyempre, hindi. Pero hindi ko nga alam ba't sa dami ng syudad, diba? Dito pa ako napunta. Baka may purpose din. Bakit ako nandito? Yes. Everything happens for a reason. Pero kung maisipan mo na maglagay mo na dito kahit ilang linggo, ilang buwan, welcome ka naman, alagaan ka ng pamilya namin dito. Hindi ko kasi pwedeng gawin yun eh. As long as possible, kailangan ko bumalik dun sa siyudad ng bilyonaryo kasi alam mo naman meron akong obligasyon sa hospital like you. Yes, naintindihan ko naman. Hindi lang hospital, buong siyudad talaga. Is minamanage natin, so mahirap din. Though gusto ko magstay to para mapahinga muna yung mind ko and para ma-rest din si RJ kasi alam kong nasaktan din siya sa alam mo na, connected yun eh. Mm-hmm. Once masama yung loob ko, sasama din yung loob niya. Alam mo ba, so tumatakbo-takbo lang ako. Takbo lang ako ng takbo. Tapos iniisip ko yung mga nangyari. Gusto kong kalimutan yung nalaman ko, yung nakita ko na may naninira sa akin. Gusto ko yung kalimutan. Gusto ko mawala sa isip ko na nasasaktan pala ako. Kaya gusto ko mapag-isa that time. Tapos, alam mo yung bigla siya nag-text. Tapos sinasabi niya na huwag daw ako magselos. Hindi daw maganda, parang ganun. So, para sa akin lang, wala ba akong karapatan magselos? Kasi daw nga, si baby daw, ganyan, masama. Naiintindihan ko naman kasi nga, maapektuhan si baby. But still, parang hindi importante yung feelings ko. Diba? Nako, siguro iniisip lang ni God yung kalagayan ng baby niya since sensitive na yung pagbubuntis mo. So lang niya, huwag kang mag-isip ng iba. You can just talk to him naman eh, para to make things more clear. Diba? Siguro, para matigil na din yung hot issue, i-delete ko na lang talaga yung Twitter ko muna. Para in case may lumabas man ulit, eh hindi na talaga ako makakaalam. Kasi hindi din maganda yung effect sa akin eh. Kung whatever man, kung if ever totoo nga siya, at least, di ba, yung mind ko is parang nasa healthy side lang. Para siguro, sa sarili mo rin. Para kay RJ. Tsaka ano na lang din, parang focus na lang muna is siya. After kung lumabas na si RJ, siguro tsaka ko na lang din naiisipin yan si hot issue. Pero ngayon talaga is importante yung situation ni baby. And your mental health, of course.